At ito na nga, talagang binubuhay na nga niya ang pagiging konsihal niya. Konsihal, yes. Konsinash, kamusta naman so far ang buhay mo bilang public service? Servant. Service na pala ako. Ang dami namang nangungoreksyon dito, pati cameraman. Public servant. Public servant. Sorry, I love you. Okay. Enjoy po. Actually, ako po kasi yung tourism committee chairman sa amin. So, ang hawak ko is tourism sector. So far, this year po, actually, nag-up na 300% yung tourist visits sa amin sa Cavite. So, sa Cavite City. Wow. Sobrang na-enjoy ko kasi at the same time, nakakatulong din yung pagiging artista or public image ko in order, in promoting yung city namin. So, sobrang fulfilled nung pakiramdam niya. Oh, I'm very happy kami sa'yo, Konsi. Mm-hmm. Pero gusto ko lang malaman, Nash, ito ba talagang, kasi sabi nila yung pagiging public servant daw, ano, parang calling. Oo. Kailan mo na feel na, hindi, gusto ko talaga tumulong? Kaya may position o wala, gagawin ko to? Medyo magdi-disagree ako dun sa calling. Kasi parang ano po eh, nung time na pandemic noon, and then syempre napilitan ako umuwi sa probinsya ko kasi for 2 years kasi nandito ako sa QC, may condo ako. So pag uwi ko and then lockdown, dun ko nakita yung situation ng city ko. And then parang at that time din po, ano kasi parang naglalaylo na ako sa showbiz kasi sabi ko gusto ko naman mag-focus sa pag-aaral and dun sa businesses. Kasi sabi ko yung showbiz hindi naman forever nandito. So hinanda ko na yung anong gagawin ko after showbiz, parang ganun. So nandun po ako sa transition na yun. And then sabi ko parang feeling ko right time na tumulong ngayon. Hindi ko lang alam, ayoko ng charity nung time na yun kasi parang yung charity is temporary na tulong for me. So gusto ko is yung long term na makakatulong ka sa community. So doon ko naisip na bakit hindi ako magtumakbo sa amin na bilang konsihal. And then, yun po, sabi ko kasi feeling ko nung binasa ko yung local government code, nandun yung mandate ko, anong trabaho ng isang konsihal, kaya ko naman eh. And then, perfect fit ako kasi sabi ko, hindi ko naman kailangan yung sweldo or kung anumang monetary na ano, ibibigay ko lang din. Kumbaga sa akin nga, habang nagbe-business ako, kung ano man yung nakukuha ko dun sa ano, sa pagkukonsel, ibabalik ko lang sa tao. Yung business ko, yun yung para sa akin, parang gano'n. So yun po yung naging setup for the longest time.